gusto ko lang i-update yung trip ko sa Dubai. So, ang flight ko pabalik sa Manila is yung flight ko is canceled. So, it's too late na na tumawag sa kanila. Wala na available na pwede nila. Pwede kong sakyan pabalik ng Philippines. Ang sabi nila, pinaka-earliest date pabalik ng Philippines na pwede kong sakyan is March. Nag-book ako ng ticket papunta at pabalik. Hindi ko alam pa ako nang napinig ka kasi hindi ko binook yung ticket ko ng 3 days lang. So ngayon, so nag-search ako ng ibang flight like Philippines Airlines and Cebu Pacific kung ano yung available this week. I-upgrade yung ticket ko sa business class na mas early flight from February 19. So, then the guy said the pinaka-early flight na available in business class is February 4. So yun ang naging choice ko. Naging February 4 instead na February 5 na punta sa February 19 then babalik sa February 4. Then walang flight papuntang Manila. Ang available is flight papuntang Clark. So all my ticket is canceled from first flight. Then na-change ko hanggang sa naging February 4. Then accommodation na binook ko from Manila na 2 days. Dahil nga nagbago sa yung 2 days na yun, yung galing ako ng Manila to book the hotel 2 days when you arrive in the Philippines. Nabago yun, so naging 14 days. Then, so cancel yun, yung first book na hotel na binook sa Manila before ako umalis sa Manila. Then, nag-book na naman ako ng 14 days na accommodation sa Manila. So, na-cancel ulit yun dahil hindi ako a-arrive ng Manila. I arriving in Clark. So, I book another hotel sa Clark for 1 week. For 1 week. Kasi ang sabi ng Pinas is 6 days quarantine. Maximum 6 days to stay quarantine in Manila hanggang nag-aantay ka ng result mo sa PCR test. So, I book 7 days. Then, from 5 days, naging 6 days, naging 7 days. Pangalawang revolution na naging ano na Philippines 5 days until 14 days 5 days pa klaro na yung negative na yung test yung pwede ka nang umalis pero ang pinaka minimum stay talaga is 14 days so, yun luckily binigay sabi ng hotel na kinansel ko na ipabalik naman nila sa akin yung pera na binayad ko na kasi I use my card to pay them so then din itong hotel sa Clark, no need to pay, no need credit card pay at when you arrive. So, yun. Mas okay naman yun kasi hindi hassle sa pag-cancel. Tapos hindi mo alam kung, di ba, yung makatagpo ka ng mga hotel na half ibabalik sa'yo kasi ang binook ko talaga ng refundable. And I'm thankful for the square residence na ipabalik nila yung pera na binayad ko ng 5 days sa kanila. So, naintindihan naman nila yung situation ko. So, nag-PCR test na ako kanina umaga. So, hopefully, tomorrow I get my negative test para sayang naman, di ba? Gusto ko pag positive, another sakit na naman sa ulo kasi another cancellation na naman ng ticket, another rebooking na naman. So, sana negative naman kasi hindi naman ako lumalabas. Dito lang naman ako. So, kung lumabas man ako, bumibili lang ako ng mga kailangang built-in. So, ngayon papunta ako ng parang baklaran dito sa Dubai. Kasi doon ako malapit at saka wala naman ako pera bibili ng mga mamahalin. So, kailangan ko ng maliit na luggage kasi hindi kakasya sa luggage na daladala ko yung mga binili. And sa business class naman is allowed naman two on-hand luggage na dadalhin mo. So, meron akong laptop and may bag, may slim bag at saka yung luggage na dadalhin ko sa hand luggage ko. Then, one luggage na iti-check-in ko. So, I'm so excited kasi first time ko mag-flight ng business. Wala namang kinaibahan yung business
kinaibahan ng business kasi yung mga flight attendant always bigyan siya ng pagkain, ng inumin, tatanong ka, okay ka lang, kung ano kailangan mo. Yung parang special treatment lang naman, pero para sa mga arrive ng Philippines. So, kung I never been in business class, pero this time, no choice. So, yun. Antip ko lang, pag pumunta kayo ng ibang bansa, kagaya ko yung nangyari sa akin is, kailangan mo may extra money talaga in case of emergency. Then always updated sa mga sa email mo kung mayroong mga bagong sinisend ng airlines mo. Kasi ako, late ko na talaga natang sinet nila ng 9 a.m. gumising ako ng 4 p.m. So no choice na, no. So marami naman siguro na cancel at maaga pa nag-book kasi sa akin. Nag-rebook kasi sa akin. So no choice na ako. Then, kasi yung trip ko dito sa Dubai, nakaplano lahat yung gagastusin, yung pagkain, yung saan pupunta, kung ano gagawin, So, siyempre, hindi ko rin in-expect na makakancel yung ticket ko ng ganun at kalayuan ng one month ako ulit is so, hindi ko in-expect yun. Okay na sana mag-extend ng 1 week, 5 days, okay na sana, pero 1 month kasi dahil nasa panibagong regulation ng Philippines. Yun na regulation sa Philippines, pero sana ibigay sila ng 3 days max period o 3 days na notice. So nakapag-prepare sana kami o nakapag-prepare sana ako na baguhin lahat ng ticket or na-update ako na mas maaga. Pero actually kung may choice na wag na lang umalis ng bansa hanggat hindi pa stable yung Philippines, sana stay na lang. So yun guys, thank you.